So, good morning. So, ito na yung ating, ano, bali 10 heads to. So, 10 heads, bali, ano sila, 12 heads silang lahat, dalawang mummified, tatlong, ay, sampung, ano, buhay. So, yan. Ay. So, good morning mga kapigmates. So, ito na yung ating piglet, yung ating inain na si Cookies. So, bale, ang anak niya ay 12, dalawang mummified, tapos 10 lang ang buhay mga kapigmates. So, ayan, isang size nila. So, ganito po yung size ng piglet na gusto ko lang, ayan, ganyan, para hindi siya nahirapan ng mga anak. So, hindi naman siya nahirapan mga anak, ang problema lang, first time niya mga anak na nakatayo mga kapigmates. So, nung nakatayo siya, hindi ko alam gagawin. Parang ako nahihirapan sa kanya dahil sa pag, ano, yung pag labas siya ng bake na nakatayo. Tapos, aawa rin ako sa bake pag nahuhulog sa kanyang puwitan. Ano yan sila? So, malulusog na sila. Malulusog naman sila. Walang mahina, walang nanginginig. So, yan. Tapos, ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung sasabihin ko naman. So, good morning mga kapigmate. Diba nasabi ko kanina sa reels natin kanina na yung ano natin, yung itong inay natin ay nanganak na nakatayo siya. So, napahiga ko naman siya mga kapigmate. Diba nanganak siya ng dalawa na, yung dalawa na yung piglet niya. May parang din pala yun para mapahiga nyo yung inahin nyo. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, habang nakatayo siya, himas-himasin nyo yung dede. Kasi ganun lang ginawa ko kagabi. Kanina madaling araw. Ginaganto-ganto ko lang yung dede ng inahin. Tapos, nung inihimas-himas ko siya, dahan-dahan siyang humihiga. Tapos, nung humiga siya, agad-agad ko pong inilapit yung isang biik sa kanya para makadede. Nung dumedede na yung biik mga kapigmate, hindi na po siya ano, hindi na po siya tumayo. Dire-diretso na yung panganak niya na nakahiga. So, medyo parang ano lang siya, bumebelo. Kaya lang nakuha niya yung belo para mga anak na nakatayo. So, ang kailangan lang natin nag-gahan na mapahiga siya kasi mas maganda na nakahiga siya para yung piglet na ano, itong mga to, yung mga piglet na yan ay hindi masaktan kung mga anak kasi yung pangalawang biik, talagang ano yung uso namula. Namula, nag-ubi pala. Siguro antas kasi taas na ano yung piglet. Yun, kaya mas maganda nakahiga. So, ito mga kapigmate, ako nahihirapan mag-inject dito sa 10ml kasi kunwari 10ml to sa gad. Ang hirap isa in dito na ganito. So, ang ginagawa ko dito mga kapigmate pag mag-inject ako, hinahati ko. Mag-inject tayo na ngayon ng antibiotic na Tenalin LA. Tapos, ang nag-inject na ako kanina ng oxytocin. So, tapos ng oxytocin natin. Nung palabas na yung inuna niya, sinabayan ko na ng oxytocin para lumakas yung gatas niya. Tapos, mas may labas niya pa lahat ng laman ng matres niya. Tapos, ngayon, pakatas ko mag-inject ng oxytocin. Sinundan ko naman ng antibiotic. Kaya lang kanina nag-inject ako. 8 ml lang. So, ang inahin natin, nasa 160 to 170 kilo. To. So, di nakapag-inject na tayo ng 8 ml kanina. So, dagdagan na lang natin ng, 9 ml. Yan, mga ganito. Kasi ang hirap pisain. So, kaya hinati ko. Tapos, yung gauge nga pala na gamit ko mga kapigmate, 1 inch na 17 gauge, ay 17 tuloy gauge 19. So ito, may maligamgam na tubig tayo, disinfectant ulit kahit nagamit na natin sa pagturok. Yan. Kaya gauge 17 ang ginagamit ko mga kapigmate, yung manipis lang para hindi masyado masaktan yung inahin pag ini-inject natin. So kuha na lang tayo ng 9 ml. Para ano? Yan. So, yan. 9 ml. Tapos, inject na natin ang inahin natin.
Ah, punta tayo dito sa likod, mga kabuelo tayo. Yan, himas-himas muna. Bunot-bunot ng balahibo. Yan. O, tapos dahan-dahan pisil. Tapos pisilin ang mabilis. Yan, pag alam nyo na medyo na sasaktan ang inahin, bilisan nyo na lang yung pag ano, pagpisil para mailabas niya yung ano. So yan, tapos na tayo mag-inject ng antibiotic ngayon. Next naman na gagawin natin. So ngayon, oras na ng kain nila. Maya-maya magpapakain tayo. So ngayon, nagbibigay na ako ng pagkain dyan mga kapigmate. So ang ibibigay ko lang dyan ngayong umaga ay 1/4 lang po. 1/4 kilogram sa ating inihin. So sabi ng technician ay dapat daw hindi tayo nagpapakain. So sa akin po mga kapigmate, nagpapakain po ako ng 1/4. 1/4 kilo lang po dyan sa ating inihin. Tapos meron namang iba na nagpapakain talaga na marami agad kaya nagkakaproblema sila. So ito, linisan ko lang muna ang ating pantusok bago natin tago. Yan. So kunin natin camera para makita nyo ang ginagawa ng ating mga piglet. So yan. Yan, okay lang naman yung mga mag-aaway-away sila, yung mga kapigmate, yung mga piglet. So hindi ko pa sila pinuputulan ng ngipin o ng buntot. So wala pa tayong ginagawa sa kanila kasi ito yung 3 days. So may option din mga kapigmate kayo kung dapat nyo na bang putulan ng ngipin o hindi pa yung mga piglet. Ang tinitingnan ko naman doon, kunwari bagong anak mga kapigmate, tapos yung inahin nasasaktan pag dumedede yung mga piglet o nakakagat yung kanyang nipple, nasasaktan yung inahin. Yung inahin po kasi lagi doon ako nakapokus sa inahin. Once na masaktan ang inahin mga kapigmate, ang ginagawa ko po dyan, kahit one day pa lang yung mga piglet, pinuputulan ko na po agad ng ngipin. Pero pag, yan, ganyan naman mga kapigmate na yung mga piglet lang nagkakagatan, sarili nila, yung inahin hindi naman nasasaktan, so hindi ko po yan puputulan ng ngipin. Ang hihintayin ko na lang po ang 3 days yan. So ito, sa ngayon bagong anak sila, wala po akong gagawin sa mga piglet mga kapigmate. So ganyan lang sila. So mamaya maglalagay na ako ng heater dito, tapos lalagyan ko na to ng palibot na ano, lalagyan ko na palibot na yan ng ano, ng sako para hindi lamas masok ang hangin. Pero ngayon naman, gandang panahon, so mainit. So mamayang hapon ko na ilalagay yung mga sakong yun. So ngayon, sa mga pusod nila, mga tuyo na rin yung pusod nila. So itong mga to ay ang timbang nila mga kapigmate, ang pinakamabigat nila ay 1.5 kilo lang. So yun, perfect na perfect yun para sa 1 kilo, 1.5 yun. Pero pag 2 kilo na mga kapigmate, ayoko nang ganun. Mas gusto ko yung ganyang kalalaki. Kasi mga kapigmate, pag ang piglet po ay nasa labas na, napakabilis magpalaki ng mga piglet. Napakadali lang magpalaki. Kesa yung magpapalaki kayo ng piglet sa ano, sa loob ng tiyan ng inahin. So ito naman po ay nagpanak ako ay umabot 2 oras po ang itinagal. Ang ano lang, ang matagal lang talaga ay yung labor kasi 12 oras po talaga yung mga kapigmate. Kung naman kaya hindi ko na iniwan, naglaro na lang ako dito sa kulungan niya o sabi natin na itong its na lang para mabantayan ko rin. Kasi once na matulog ako, baka pagising ko, sikat ng araw tapos mga nakalabas na yung bait. Mas maganda nakabantay tayo eh. So, yun lang mga pigmate. Salamat.